Hello, good morning po. Welcome ulit sa akin channel. Andito naman po tayo. Ngayon lang po tayo nakapag-vlog kasi medyo busy po tayo. At napatay kasi yung aking Grenan. Nilibing po noong February 10. Tapos pumunta po tayo ng Guimaras. At pagkasunod sa linggo ay yung aking tiya naman po ay napatay din. February 17 po. Nilibing din. Tapos nagkasabay pa po sa piyesta po dito. So, medyo masakit po isipin, pero kailangan po nating tanggapin. So ngayon po ay magsabog tanim po tayo. Bali sabog tanim sa tag-araw po. Bali pang ano lang po ito, pang dagdag konsumo. So andito naman si Sarge. Yan, Sarge. Basta. Ayos. Ayos. Kasama po si Yun Yun. No? Ito po ay naghalo po sila ng ano sa ating mini. Ito po ay 216, 35. Oh. Naluan po natin ng yung Yama Bio Fertilizer po. Ito po ay isang natural at buhay na organismo po na galing sa talahib grass. Ito po ay patuloy na sumasagap ng nitrogen sa hangin bilang pataba sa lahat ng halaman habang tumatagal na nananatili at tumanabi ito sa nagpapalusog ng mga tanim. Ayan, ito po yung kanyang purpose po nito. And ito po ay katumbas po ng isang sakong urea po, yung 3 to 5 pakiti po sa isang hectare yung kanyang dosage po yung ilalagay po natin. So dahil yung ating third dropping po ay baka nasa 4,000 po yata square meter po ito, dahil pang-sumo lang naman po natin, dahil baka ma-share po tayo sa tubig, nahirap na. Yan, dahil gagamit lang po tayo ng pump. So ito na po, kailangan ihalo po natin sa mga 1 hour to 2 hours po bago po natin isabog na din po ating palay. So nung nakaraan pala, hindi na po tayo nakapag-video nung tayo kasi nga yun, busy po tayo. Kaya yung nakuha ko sa 2.5 po ay nasa 151 sacks po. So kahit pa paano ay nagpapasalamat na po tayo, at least may nakuha po tayo. Kesa yung iba napakasyadong mababa po yung ani. Dahil nga po sa matinding insekto po nung nakaraang second dropping, lalo na po yung tinatawag na round leaf clover po, dami talaga. Yung tawagin po sa amin dito ay waya-waya. Pero kahit pa paano po nakasurvive na po naman po yung ating palay. Yun nga lang, 151 lang, pero bawi naman po tayo sa presyo dahil nasa 24 po per kilo yung kilo ng palay. Si Sarge, Paul, tsaka si Union. Kaya may nga, isasabog na po natin ito. So, ganda po yun. Tingin, 35 po ito. And medyo ayan, naglalabasan na yung ano, kanyang mga agat. Santong kauna? Ha? Nasa santong kauna? Uli, tas nasun mo kauna. Paano ma ano ra ko ng ano eh, ang tubig eh. Ha? Ah, tugangiran, gamayran. Bukang tugang eh. That's hard. Ang malakasan. Ano? Katubang ba? Yeah, man. Well, patok na nila. 1999. Oh, grabe. Ang pagod vibes talaga si Sarge. Pira, pira. Wow. Grabe, gali. Ayan, ito na po yung ating taniman. Ayan po. Malit lang. Para at least kahit pa paano ay maalagaan po natin at ano natin sa tubig. Pero ngayong ano na to, medyo hindi po tayo napagasto sa pump dahil nung nakaraan, nung mga ilang taon na po nakalipas, nung palagi po ako nagtatrip camping dito, minsan March 1 nagsasabog tanim pa po ako. Yun nga lang, wala ng tubig kaya gumagamit pa po ako ng pump. Pero ngayon, yung tubig na to ay galing po, po,
po ito sa irrigasyon. Pero baka next week wala na to eh. Magsasara na. Babanat na naman tayo ng patubig. Wala naman problema yung patubig. Ang problema yung pagbili ng diesel. Yan ang problema talaga. So kailangan po nating mag-third cropping dahil matagal pa po yung first cropping yung anihan eh. Napakamahal po ng bigas. O isipin mo, ano pala ngayon, February, yung first cropping po sa amin dito, minsan September, October, naabot pa nga ng November pag walang tubig. Ayan. Ayan, nasi yun yun. So, hanggang dito na lang po. Baka sa sunod, makapagtanim po tayo ng gulay. Ngayon, paalay lang muna dahil tatapusin po muna natin ito at doon na naman po tayo sa kabilang area. So sa lahat po ng mga nag-subscribe, maraming salamat po sa inyo. Sana patuloy po kayong mag-like and subscribe po sa akin channel. So hanggang sa susunod po, maraming salamat po sa inyo. God bless and happy farming.